Ating saksihan ang ika-apat na bahagi ng mga taong naabuso na torture sa panahon ng martial law sa pamamagitan ng MATA or ang Movement Against the Anti-Terrorism Act dito lamang sa Just and Fair. Maraming salamat. Kasama ang Clarissa Militante mula sa World March of Women. Tunay nga naman, no? Marcos Hitler Diktador Tuta. At alam naman po natin na hindi lang ang bansa natin, no? Actually, yung bansa natin yung isa sa mga naka-experience ng economic recession during those times. Kaya nga po ang isa sa mga magbabahagi sa atin ngayon mula sa hanay ng mga manggagawa ay magbabahagi, no? Kung ano po yung experience, no? Hindi lang in terms of violence but also the economic distress that our country experienced. So ngayon po ay tinatawagan po natin si Karudy Ladyaw mula sa Partido Manggagawa. Magandang umaga po sa lahat ng mga kasamang naririto ngayon at sa lahat po ng nanonood sa umagang ito. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan nang ako ay nahuli sa panahon ng diktadurang Marcos. Dalawang bagay lang po muna. Una, may sasapit ang September 21 ay nakalulungkot na isipin ang nakaraan sa panahon ng diktadurang Marcos. Nakatutuwa sapagkat nakaligtas mula doon sa inanas at pagtangka sa buhay ng militar noong panahon na yon. At nakatutuwa sapagkat hanggang ngayon, kahit papaano ay nakakakilos sa kabila ng edad na inabot ngayon, kahit papaano ay nakakapagbahagi ng, at nakapag-oorganisa sa hanay ng manggagawa, hindi lamang ng manggagawa kundi ng iba't ibang sektor na dumaranas ngayon ng paghihirap sa buhay. Nais kong umpisahan po noong 1979 nang ako ay tamputin ng kapulisan. Ito ay naganap dito sa Kamaynilaan at ang mga